bawal pala dito tingi-tingi, nakakaloka. Kumuha ako ng manok. Kinuha ko, hita lang. Sabi sa akin, ay, buo po yan pag kukunin nyo, kailangan buo. De, alam nyo ba, sa lugar na ito, binibenta ang hangin mula sa lugar na ito. My most ambitious journey. I will be traveling to 10 European countries and I will be sharing my experiences with you. So make sure to subscribe and like my videos. So you're ready, be? Tara, let's go! Hi, Be! It's me, Francis Kenny, and welcome back to my channel. Good morning, Be! Good morning, Vienna! Good morning, Austria! Yes, for this video, Be, samahan niyo ako. Layo kayo kasama, no? Kasi ako lang mag-isa dito. Hanggang dyan lang talaga kayo, nood-nood lang kayo. Ako ginaw na ako dito ngayon dahil right now it's 7 degrees. So, ang ginaw, Be. Grabe. So for this video, we are going to a town outside Vienna that is called Hallstatt. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, pero kung mali, hayaan muna, tanggapin na lang natin. Ganun talaga, hindi ako perfect. But I can be and I look like... Just for this video, hayaan nyo, pagbigyan nyo ako. Maganda yung weather, kaya I look perfect, okay? So for this video, samahan nyo ako sa adventure ko sa Hallstatt. Nakikita ko lang talaga yun sa mga Instagram reels before. And this time, I decided na mag-book ng tour papunta doon. So let's see, wala akong bitbit. Nagmamayabang at nag-iinarte ako. Ayoko ng bitbit. So tignan natin anong kahinatnan ng aking pag-iinarte. Let's go. So nag-stop muna kami dito sa isang parang local restaurant, buffet. Ang paalala lang nila, pag maliit lang na plato kinuha mo, mas mura. Pag malaki, mahal. So oh my god, ang sarap. Wait, kukuhan ako ng plato muna, binakita ko ng chicken. Chicken kakainin ko. May finish it in 10 minutes. Diyos ko, meron lang tayong 10 minuto para kumain. Mare, ang dami kong in order.
Dami ko palang binili. Natakam sa pagkain, de. Unang pagkain pa lang. Tugsh. One time. Ginaya ko lang na yung pagkain ng ano yung tour guide ko eh. Mali pala. Baka libre pala siya tapos ako magbabayad, di ba? Sarap mo. Ang sarap. Bawat pala dito tingi-tingi, nakakaloka. Kumuha ako ng manok. Kinuha ko, hita lang. Sabi sa akin, ay, buo po yung pagkukunin nyo. Kailangan buo. Kasi kahit hita lang kukunin mo, doon mo siyang babayaran. Gulat ako, be. Alam mo, hindi ko nag-gets talaga yung pagkain namin dito. Akala ko buffet siya according sa plato. Sabi, pag maliit daw yung binili mo, 6. Pag malaki, 6. Yun. Tutunso ko nasa 20 lang. Hindi ko naiintindihan. Maganda pala, wag na lang kumain. Whole day ba yung tour namin worth 7,650 or 129 euros inclusive na yun ng bus trip, ng tour guide, and yung lift fee sa Hallstatt. Lumalabas ba na talagang mga 3 to 4 hours lang yung tour dahil halos 3 to 4 hours din naman yung biyahe namin each way, papunta at saka pabalik. Alam mo ba, Ben, na dito sa Austria, sinuot yung iconic movie na Sound of Music ni Julie Andrews? Yung though a deer, a female deer, ray, a drop of golden sun. Oo, be, kaya sobrang ganda talaga ng lugar na ito. Hindi lang ako nagpunta sa Sound of Music tour dahil syempre limited time lang tayo at pinili ko na lang tong Hallstatt kasi sabi sa reviews, mas maganda daw yung Hallstatt kaysa sa Sound of Music. Pero it's worth going and trying seeing the Sound of Music tour din naman. Sobrang ganda talaga min ang view, as in sobrang breathtaking talaga na parang bawat lugar na makikita mo eh mapapa wow ka na lang talaga, as in wow. So bumaba na kami min ang bus and we are here in the area called Munden. So there's a castle in the middle of the lake at ang linaw pala talaga ng tubig. Sabi nila malinaw yung tubig and it's so really crystal clear. Char. Ang ganda ng weather, babe. Diyos ko po, mga nakarang araw, hindi ganito ang weather na naranasan ko. And they said, like, the past few days, pangit daw yung panahon dito. Like, we're so lucky to experience a good weather today. Tingnan nyo yung tubig, ah. See? Sobrang linaw. My God, Mama! My God, tingnan nyo, oh. Sobrang ganda. And this is the castle. Ayan. Medyo challenging lang, be, kasi pag ito nasa tour, sobrang limited ng oras. Pero alam mo yung pakiramdam na para akong estudyante. Kasi nung bata ako, be, never ko na-experience talaga mag field trip. Ngayon tuloy nga tumanda ako, doon ako nagpapakasal. Kilala rin pala ang Austria sa mga architecture ng kanilang mga castles, buildings, and sa kanilang mga palaces. So now, be, silipin natin to dahil first time ako mapasok sa loob ng isang kastilyo, be, dito sa Europe. Oh my God, ano kaya makikita natin? Siyempre, iba na to sa noon at saka ngayon dahil siyempre dati, more ano pa dati. Hindi ba pumasok, di ba, sa gilid na ako. Hello. So, siyempre dati, be, iba pa yung ambience nito. Kumbaga, meron na tong renovation na ganap. And I'm just so happy na naging maganda yung weather na nagpipicture ako dito. Nice.
Alam mo yung makikita mo talaga sa mga bubong nila dito, kung gaano talaga siya kaluma. Dito naman tayo sa labas, be. Actually, ang ganda ng bridge na ito, oh. Yung bridge na pinanggalingan ko. Wow. And look at the water. Wow. Tapos sobrang ganda pa ng view dito. Itong puno na to talaga, be. Nakaka-Europe talaga itsura niya, no? Yung para siyang punong nireban, bagsak na bagsak. Tingnan mo, be. Hindi ko alam anong klaseng halaman to. Pero ang daming bubuyog. Ayan o. Sobrang organic siya, Mar. Oh, ayan o. Ito talaga ba yung natural na natural, walang halong kemikal. Okay, this is what I'm talking about, tours talaga. Yung tinamo, hingal na hingal ako, be. Kasi nagmamadali ako sa oras na meron kami, kaya as much as I can, pag nagtatravel talaga ako, I always do it myself. Pero this time, since I have very limited time here in Europe, I don't have choice but to take the easier route of having a tour. But the risk is I have to compromise with the time. Sobrang kailangan magmadali. Hingal na ako, be. So pag papawisin ako ito, pag upo ko doon sa loob ng bus. Kasi syempre, you have to respect the other tourists din. Kasi meron tayong limited time at para hindi tayo naghihintayan. Or else, tatarayan kanila, di ba? Hindi natin alam ang ugali ng ibang lahi. So, for... Tsaka ang hirap pa, be. Sa loob pa ng bus, nag-aagawan ng pwesto. Yung unang pwesto ko, nasa likod ako ng driver. After namin kumain, on time ako dumating. Pero inunahan ako ng mga ibang lahi. Hindi ko nasabihin anong lahi. Diyos ko po. Hey Siri. Hey Siri. Tsaka natin ilang minuto na natitira sa amin, ha. Kasi we only have 3 minutes left. Just imagine. Ang lakad, parang 20 minutes or less lang kami sa location. Kung ano yung nakita nyo sa vlog, literally yun lang. Siguro nabawasan lang yung vlog dahil nagpicture-picture ako. Pero sobrang nakaka-GV lang, be. Like, nandaanan namin yung Salzburg. Sa Salzburg, be, dun yung location ng Sound of Music ni Julie Andrews. Oh, yung doe, a deer, a female deer, way I'm out of concern. Yun. Meron pa actually ibang tour dedicated for the House of Music tour. Pero mas gusto ko kasi makita yung Hallstatt. Whatever. Maulan na. Isa pa yung kalaban natin. Diba sobrang unpredictable ng panahon. Kanina, sobrang araw. Ngayon, biglang bumabagsak yung ulan. Ay, nararamdaman ko na yung pawis ko actually. Ah, huwag ka muna magpawis. Malulusaw ako. I love Europe na nga, eh, di ba? Sa pagpapatuloy, be, nung biyahe namin, hindi ko talaga in-expect na ganito kaganda ang Austria. Akala ko, eh, mabobore lang talaga ako dito. Pero, sobrang ganda. Habang bumabiyahe, binibigyan kami ng tips and trivia ng aming tour guide tungkol sa bansa nila. Dito, be, sa Austria talaga pinanganak si Hitler, kaya wag daw sa Germany kayo magagalit. At dito din ba sa Austria, tulad ng ibang EU countries, malinis yung tubig at pang-export pa. Habang bumabiyahe, be, nakikinig kami ng mga classical music mula sa mga sikat na Austrian composers and musicians tulad ni Schubert, Mozart, Schoenberg, and many more. Oo, be, tulad nyo, hindi ko rin sila maalala. Actually, wala naman tayong care sa kanila, pero sila, be, yung mga foundation ng classical music na narinig ko lang dati talaga sa MAPE. Ang sarap lang pakinggan ng classical music habang nakatingin kami sa napakagandang view sa labas. Kaya sobrang magical talaga ng feeling. Alam mo ba, be, na sa German, hindi Austria ang tawag sa Austria, kundi Österreich, na nangangahulugan ng Eastern Realm o sa Tagalog, Silangang Kaharian. Grabe, be, sobrang ganda talaga ng view sa biyahe namin. Ngayon, bakit na kami nabundok? Ang ganda. And alam mo yung feeling, bin, habang mabiyahe kami, ang ganda ng view. Tapos mag-play sila ng mga classical music, gawa ng mga famous Austrian composers. Parang, wow! This is it. Sobra, be. Grabe.
Alam nyo ba na ang famous beheaded queen ng France na si Marie Antoinette ay isang Austrian be? Oo, as in mapapa, what? Oo, isa siyang Austrian at kilala siya dahil siya ang huling queen of France bago ang revolution. At syempre, dahil sa kanyang famous line na, let them eat cake. Dahil nung panahon na siya yung reyna, may mga chika na kumalat na umabot sa kanya na nagugutom daw ang mga tao niya. At syempre hindi siya pamayag doon. Kaya ang ginawa niya, nagpakain siya ng tea na pie. Actually, sweet bread yon, called brioche in French, at hindi talaga cake. Char-char na lang yung cake. Or yung value niya today is like cake. Dito tayo ngayon sa Hallstatt. And right now, kunin na namin yung ticket para umakyat na kami sa taas. Kasi medyo mahaba yung pila dito. And then, explore natin sa taas, saka tayo mag-explore dito sa town nila sa baba. Let's do this first. And limited lang yung oras natin. Video po sa akin, pero video. Ayan guys, ayan Bea, dito na tayo sa loob ng lift. Hi, ano po nga pangalan, tita? Ellen. Ayan po, hi po, tita Ellen. Ang taas, oh my god. Ayan guys, aakit tayo dyan. So yung ticket ito doon, kasama na sa tour na binayahan ko. Meron kami mga roughly 3 hours para mag-ikot. Oh, there's yeah. The worst part is the part up and going down and you can basically slide down. Actually high speed, but yeah. Ito na guys. Ayan, meron din siyang hagdan, option. Wow. We're going up. And this is the view sa baba. This is going to actually going to be fun to get the person going down. Station. And it's up, and it's up, and it's up. By car detail. And it drops down. Yeah. That's the ride. Everyone has life insurance? Are we all insured? Okay. I think this is an exit beside me. Okay, just one way. So tara, Bel, let's go. Bigla bumalik na yung lalamunan ko, yung sikmura ko. Feeling ko it's because of the height. Wow. We're now here at the top. Wow. So, be, sobrang ganda ng view dito. Nakakatuwa, as in. And eto, be, ito yung secret ko sa mga gandang pictures ko dito.
ito yung cellphone ko, ito yung tripod ko, and then ito yung maliit na Bluetooth shooter ko na kinokonnect ko lang dyan para hindi ako mahirapan sa pagkuha ng picture pag ganito mag-isa ako nagta-travel, be. Like for this time, be, meron akong picture kasi ang dami kong travel, wala akong maayos na picture. So, ang hirap sa itong location, nag-agawa kami ng pwesto para mag-picture. Wow! Wow! Just to give you a trivia about this place, be, alam nyo ba, be, sa lugar na ito, binibenta ang hangin mula sa lugar na ito. Yes, kumbaga yung hangin mula sa Hallstatt is binibenta nila for 10 euros. Imagine. Because, nakatakot ako sa cellphone ko. Kasi pag nahulog to, may lalim. Kasi, yung hangin dito is therapeutic at sobrang fresh. Sabi nila, pwede daw kayo mag-take out ng hangin dito. Pero pa pag nadala ko, utot na lang siya. Anyway, na kami bumili pa rin naman. Just imagine the view from... Just imagine... Oh, sige, dali, magdaldalan tayo sa bayan. Just imagine, be, yung ganda nung Alpines. Alpines ba tawag dyan? Yun yung nakasulat sa tour namin, Alpines. Tapos yung mga village sa baba. Wow. Diba, tinyo yung village dyan, oh, ang galing. Dun, be... Dito, be, dyan, yung picture point dito. So, punta na tayo doon dahil ilang oras na lang yung natitira sa atin. 2 hours na lang. Ang daming oras dito ako nasasayang sa mga pila-pila at paghihintay. Grabe, be. Sobrang ganda ng lugar na ito. As in, this is like the heaven on earth. I'm talking about myself. Sobrang ganda, be. Look. Oh, ganda ng buhok, diba? Wow! Diyos ko, ang dami pwede mapangasawa dito. So, sobrang ganda, be, nakakatuwa. So, pumila na tayo dito sa kanilang viewpoint para makapicture na tayo at makamove on na tayo, di ba? Sobrang ganda, be, nakakatuwa talaga. Wow! Well, be, ito yung reality talaga. Kala mo, dire-diretso lang, may pila. Pag mayroong view, may pila. Bigla, guys, nanginig, be, yung lift, pababa na kami. So, ang waiting time is nasa 30 to 40 minutes, tagal. Kusa na kayo dyan, dita, kere naman. Meron naman, guys, ibang option kung ayaw mo ditong maghintay. May hagdan sa gilid. Nakikita niyo ba sa likod? May hagdan dyan. Tudak ka niya, tapos magulong ka na lang. 5 minutes lang? Oo. Diretso 6 feet under the ground. Pasa.
Buti lang, be, nakiayon yung panahon, be, hindi umulan. Kasi, nako, kung umulan, hindi tayo makakuha ng mga magagandang pictures. So, ayun, may kukonsider nyo. Pero ang hirap dito, be, sa Europe, napaka-predictable ng panahon. Akala ko nga, sa Pilipinas na yung unpredictable, mas unpredictable dito, be. Nararamdaman ko, be, yung pagbaba namin, yung pag-change ng altitude sa tenga ko. Now, we're here. And then, biglang aangat. Oo ba? Naging roller coaster. So meron na tayo 1 hour ba natitira para ikutin naman yung town dito sa baba. Meron tayong pupuntahan na simbahan. Dito be, pag namatay ka, yung libingan mo, rarentahan niya ng mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo, ganyan. Tapos pag hindi ka nagbayad, hindi sila nagbayad, ganyan, bubungkalin nila yung mga buto mo. At hindi doon natatapos, be. Akala mo maiibig ka lang sa ano, 'di ba? Sa pwesto mo. Minsan be, ang gagawin pa nila, be, lalagyan nila ng design yung bungo mo, yung mga buto mo, tapos i-display nila. Sabi nila, mas okay naman daw 'yon kaysa naman itapon na lang yung bungo mo, 'di ba? Okay na din 'yon kay at least napakinabangan, na i-display, naging art, 'di ba? Pero okay ba 'yon? Sige, tingnan natin. Parang ano na lang siguro. Cremate na lang. At least wala tayong rerentahan. Itapon nyo na lang ako sa hangin, ganyan. Ano nila dito, diba? Yes po. Ganun na lang sana nila itapon. Daming space, oh. At least meron pang naging bahay yung mga isda. So, andito na tayo ngayon, best sa kanilang town. Sa baba. Ang ganda ng mga bahay nila, no, be? Mga... very rustic ang design. Ang ganda. Picture po ako dito. Wow! Ang ganda ng lugar nila, be. Like, ito yung mga bahay sa likod ko. Tapos sa harap na nila yung lake. Habang nadidigay ako dito. Ang ganda, be. Tapos nakakatawa pa. Meron sila ditong mga swan. And dito sa lake na to, be. Parang may cruise din talaga sila. Like, pwede kang sumakay ng ferry, pwede kang mag-rent ng boat para mag-bonding kayo dyan ng jowa mo. Eh, wala tayong jowa. Hello! Hello, bonjour! Good morning! Ashfart, Ashkang, hello! Malapit siya, hi! Alam mo yan, be, gustuhin man natin kumain dito. Mag-moment, di ba, para mas manamnam natin yung bawat eksena na pagbisita natin dito, no? Kaso, limited lang talaga yung oras natin. So, like right now, gagawin na natin, mag-ikot tayo. We'll take pictures, we'll keep memories, and we'll be back. I love this place. Which one, the boat? Ay, kung tutuusin, be, napakaliit lang niyang town. Super late lang niya, pero sobrang ganda niya. Parang punong-puno siya ng culture, ng color, ng texture, and life talaga. Rabbit piyok. Oo. So, andito na tayo, sa kanilang simbahan. Ayan, ang ganda ng simbahan nila, be. Full memory na yung camera ko, sa cellphone na tayo mag-vlog. Pasok tayo. Let's say a little prayer and let's make a wish.
Hindi ko alam kung may daanan dito sa dadaanan ko, ha? So, gusto ko makapunta man nandito sa loob ng ano to, oh. Bago ko umalis dahil 10 minutes na lang. Gusto ko tatakbo na ako pabalik sa sasakyan. Kalimutang mag-follow sa lahat ng aking social media accounts at Francis Candy A sa Instagram, TikTok, Twitter at syempre sa Facebook at syempre dito sa YouTube. Huwag mong kalimutang i-click yung notification bell para notified sa lahat ng aking uploads. Oh, yun lang yung gusto ko sabihin. Pwede ka na manood ng kahit ang video gusto mo. Yala, bye-bye!